Hello guys. Ang project ko ngayon ay ang speaker from Yamaha speaker monitor 8 inches. Yan, wala na yung suspension niya. Upod na. Pumutok na. At sobrang tagal. Umorder tayo ng suspension online. At dumating na. At subukan natin ikabit. Bumili muna ako ng mga tools na gagamitin. Made in Japan. So, linisin muna natin yung mga natirang suspension na malutong sa gilid. Sa ilalim ng speaker. Para magandang kakalabasan ng ating pagre-repair. Tingnan natin kung sa likod natin ididikit o sa ibabaw na lang na ipapatong. Depende sa suspension na nabili natin. Okay. Ayan guys. Pagkatapos sa ilalim, tanggalin natin ang pinaka-guard ng suspension. And nakadikit siya. Masyadong makapit. Kailangan dahan-dahan kasi nagkakalas siya. Umali ang pagtanggal kaya kailangan sagad sa ilalim. Barado ang ating sipon at lalamunan kaya ganito ang sounds ko. Tapos natin matanggal, kailangan linisin natin yung pinagtanggalan kasi may natira dyan na mga nakadikit, mga pandikit na kailangan matanggal. Pagkatapos natin linisin, natanggalin yung pinaka-guard. Yan, planuhin natin ngayon kung paano natin kakabit ang bagong suspension niya. Ito, yari, gawa sa goma. Kaya maganda. Kung sa ibabaw, ipapatong lang. O sa ilalim. Katulad dati, yung original niya. Pero itong nabiling suspension, foam, parang nakapatong lang kasi ang pinaka-materialis niya sa likod ang dikitan, mas makapit. So, yan, ganyan. Nakapatong lang. Yan, ganyan. Alright. Ngayon, guys. Susunod natin ang pinaka-importante dapat gawin sa paglalagay ng foam o suspension sa gilid. Tanggalin ang dust cap para makita natin ang loob ng coil. Nang sa ganoon, doon natin maibabalance at maiwasang sumayad ang coil sa magnet. Lagyan natin ng spacer. Right? Sa pagkakataong to, kailangan maingat para maiwasang mahiwa natin ang speaker comb. Kailangan dust cap lang ang mare-remove natin. Kaya, ingat sa pagtanggal ng dust cap. Alright guys, ayan, tanggal ang dust cap. Maliit lang ang voice coil niya. Ayan guys, narinig nyo, may sayad yung coil. Nasayad sa magnet, so buha tayo ng isang manipis na plastic. So, nakakuha ko, humingi ako sa taas ng folder na plastic. Yan ang gagawin kong spacer dito sa coil. Balance siya, walang sayad pagkabit natin ang suspension niya. Flawless, kumbaga. Yan ang technique. So, yan guys. Masyadong maliit yung coil niya kaya nag-decide ako na pira-piraso na lang na apat na piraso. Kumbaga, pa-cross ang suksok doon sa inner side ng voice coil niya. Ayan, para balance yung coil. Kahit anong galaw natin ng pagkakabit ng suspension or foam niya. Stable yung coil. Mamaya malalaman nyo kung gano'ng kahalaga yung ginawa natin. Spacer!
So, mahalagang linisin muna natin yung pinaka-frame. Kailangan natin edger. Ito. Grind muna natin yung ano, pinaka-bakal para makapit yung pandikit. Alright. So, mali ang discarding out dyan, guys. Hindi nalimutan kong takpan muna yung coil natin. Importanteng takpan natin yung coil kasi pupunta lahat doon ng mga residue. Yeah, so, delikado para sa coil. Sasayad siya. Maanohan lang nakaprasong buhangin or something na object. Wala, may sayad na siya. Mahirap na siya ng ganun. So, mali tayo sa discarding na kaya buti nalalo natin. Tinakpan ko bago balik tayo sa sander ulit. Ayan. O, vitamins muna kayo dyan. Alright. So, bumili ako ng dalawang klasik pandikit. Ito. Pero ang hinahanap ko yung katulad ng rugby. Testingin ko kung ano rito, kung medyo kawig. Okay. Check this out. Itong isa, tingnan natin. Amuyin. Maglagay sa daliri. Kung talagang sticky. Or adhesive. Okay, eto na. Itong napili ko, itong isang to. Alright. So, ayan. Lagyan na natin ng pandikit. Una, lagyan muna natin yung pinaka cone, speaker cone, ang gilid niya. Tapos niyan, papatuyuin natin. Ayan, tapos niyan. Ayan, ating medyo ma-dry bago lalagyan natin itong pinili nating foam o suspension ng speaker. Lagyan din natin. Yan ang technique ng paglalagay ng cement o rugby type na pandikit at adhesive. And let it dry. Okay, patuyuin natin. Vitamins muna tayo dyan. Okay, nainip na ako. Ikakabit ko na ang kanyang foam or suspension. Ayan, dadaan. Napakaligit niyan. Kaya kailangan unang bagsak. Eksakto na. Ayan, guys. Oh, ayan. Dadaan. Ayan. Maingat lang. Alright, so nakadikit na yung suspension sa cone niya. Ngayon, didikit naman natin siya sa pinaka-frame niya. Yung pinaka-gilid. Ayan. Angatin natin yung pinaka-suspension, yung goma. Then, lagyan natin muna yung pinaka-bakal. Yung frame. Diecast. Ayan. Ayan, lagay mo natin yan. Paligid. Ayan, guys. Kompleto yung pandikit niya. So, dahan-dahan nating ilalapat ngayon sa kanyang pinaka frame. Iangat natin para yung cone para lumapat yung pinaka-suspension niya doon sa kaha or frame ng speaker. Ayan. Paglapat na, ayan, pwede natin idikit, diinan para lumapat.
tiyaga lang. Alright. Pagkatapos yan, ilalagay natin ang pinaka-final para sa suspension niya, yung pinaka-guard niya. Ayan, yung tinanggal natin kanina. Ayan. Linisin muna bago lagyan ng pandikit. Ayan. Itabi natin yung speed niya. So, ganoong proseso uli. Naglagay ng pandikit ang magkabilang parte. Yung lalagyan at yung ilalagay, kailangan may pandikit. So, ito naman sa gilid ng speaker. Pagkalagay niyan, ganun pa rin. Papatuyuin natin bago natin ilagay. Alright. Ayan guys, nakakabit na. So para mas matibay, kumapit siya maigi, ididiin natin siya pataob. Ayan. Kompleto na siya. Okay. Pataob siya ngayon para yung persa ng magnet, tsaka yung bakal, yung steel nga na frame, didiin ngayon sa kanya. Oh, vitamins. Right. Hello guys. So, tuyo na siya. And perfect. So, pwede na nating tanggalin yung inilagay kong natin na spacer sa coil niya. Apat na piraso na yung folder na plastic. Yan. Ngayon, malalaman natin kung may sayad o wala. So far so good. Walang sayad. Perfect. Yeah, yeah. Perfect. At this time, yung isang pandikit naman, ito, para lahat na gamit natin, yung mga binili natin pandikit, ito naman, para sa dust cuff, final lang ito, dust cuff. So, magkabila rin ang apply nito, isa speaker cone, lagi natin, gilid. Tsaka lagyan din, siyempre, yung cone na ikakabit natin. Ito ngayon ang diskarte dyan sa paglalagay ng dust cap. Ayan, kumuha tayo ng double adhesive tape. Ayan, ikakabit natin sa dust cap. Mamaya malaman nyo kung paano ang diskarte natin. Ayan, papatuyin muna natin, ha? Right, tuyo na siya. So, ito ngayon ang diskarte. Ayan. Ididikit natin ang... Yun. Oh. Ayun! Oh. Madali nga siya maya kakabit to na balance. Alright. So, papatungan natin siya ng isang mabigat na bagay para lumapat. Yeah. Ayan. Medyo mabigat na siya. Lalapat na siya ngayon. Yeah. Alright guys. Moment of truth. Finished product. Ayan. Hindi masyadong perfect pero quality. Okay. Good as new. Yeah. Ito yung kahan niya. Pinakabahay. So, hanapin natin ang kanyang polarity. 8 inches. So, ilapat natin dahan-dahan. Ayan, isipin na ako. Perfect. Okay guys, moment of truth. Yan, ginamitan ko siya ng Bluetooth device. So, check this out.